Kumusta ho siya? Mabuti naman po. Ayun po, nagpakatino na po. Nagtatrabaho na. Nagtatrabaho na. Ano pong trabaho ni Sir Rinaldo? Ayun po, sir. Nagsasaka po. Sa palagay niyo ba, tama ba yung parusa na ibinigay niyo sa kanya? Hindi, actually po, Idol, ikon eh. Mali ho talaga, at asin mali kasi gumawa ko ng hakbang. Pero para way na lang ho yun, para hindi na siya pamarisan eh. Mali ho talaga na amin ko, Idol, mali yung ginawa ko. Pagwalisin nyo dyan sa kalsada bilang parusa, yung bang community service, iho ba? Sa fine. Pero wag naman yung physical. Ay, wala naman yung physical. Pinagjaging ko lang ako ng 10 rounds. Physical, sir. In fact, napag-usapan na namin yan ng isang attorney, si attorney Gary Tull ng ACS, na nabanggit niya na it would be considered as torture na you're trying to let somebody do something na hindi naabot ng kanyang kakayahan, na labag sa kanyang kalooban, na nahihirapan siya. Meron tayong tinatawag ng anti-torture law na that would be torture. At alam mo, Chairman, yung sa anti-torture law natin, non-bailable offense yan, non-bailable crime. So kapag ikaw po ay nalabasan ng warrant, kayo po iulin at wala pong piyansa at habang buhay ng pagkakakulong. Mali nga talaga siya, pasaway nga talaga siya. True, pero hindi na babagay yung ganong parusa sa kanya dahil sa kanyang violation. Oo, di, talaga namang mali yung ginawa ko. Kaya lang, yun lang siguro yung way para magkinunin.